araw sa inyo mga bro. So ginawa ko tong video nito para sa mga motorista, para dun sa mga riders. Kasi gusto ko lang ma-share yung experience ko bilang riders, bilang motorista. So gusto ko lang i-share. Mahirap pala ma-aksidente. Naku, kung ma-aksidente ka kahit mabagal ka, pero kung medyo malala yung tama mo, patay ka. Ay buti kung ikaw lang. Eh paano kung may pamilya ka? Paano kung may anak ka? Paano kung may asawa ka? Eh kung wala naman, paano yung kapatid mo, may magulang mo? So may naghihintay sa'yo. So gusto ko lang ma-share. Ito mga riders, tandaan nyo. Hindi tayo nakikipagkarera sa kalsada. At kung mauna ka, mauna sila. Walang premyo. Wala tayo sa karerahan. So pag once na may nauna sa'yo, na mga mayayabang, kasi ako mayabang din dati. Pero dati pa yun, ngayon hindi na. Lalo na yung mga raider. Hindi ko naman nilalahat ha. Mga raider 150 kasi, nako. Yung sniper, nako, yan ang lagi kong na-encounter eh. Nakaharuro talaga yan. Eh ako mayabang din, habol ko yan. Habulin ko yan. So ngayon, ito gusto kong i-share sa inyo. Pag naunahan ko ng isang riders, isang motor, pabayaan nyo sila. Huwag nyo silang habulin kasi baka kakahabol mo, doon ka pa ma-aksidente. Unang-una, ba't hindi mo na dapat habulin? Kung mauna ka ba, ano ang mangyayari? May premyo ka ba? O wala naman. Wala naman eh. So, payabangan na lang yan mga yan. Kaya pag once na naunahan ka ng isang motor, ng isang riders, pabayaan mo siya. Takbong pogi nga lang, sabi ng iba eh. Takbong pogi. Basta makarating ka lang sa pupuntahan mo at makauwi ka ng ligtas. Salamat sa Diyos. Pagka ganun. Pero, kaya maraming na-aksidente, yabang na lang yung iba eh. Ako, sa yabang ko, tinan mo, kompleto tong ngipin ko. This year, ngayong taon, na-aksidente ako nung last April. So, anong nangyari kasi nito, may share ko lang. Nung pauwi na ako, galing trabaho, eh, harurot ako, no? Ngayon, mayroong bike na tatawid. Limang bike yun eh. So pagbusin ako, tumigil naman yung lima, di hinata ko na. Paghato ko ganun, may tumawid na bigla matanda na kabike din. Nako, di ko naiwasan. Sa pool yung bisikleta, tapo na layo ng tinapunan ko. Buti nga lang, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ito lang yung nadali ko, ngipin tsaka kunting gasgas dito sa braso. Ayan. So ito lang, so napakaswerte kasi mahirap ma-aksidente. Eh kung tumatakbo ko ng 80 km per hour, 60 km per hour, pag medyo mali-mali yung tama mo, hindi ka bubuhayin niya. Eh, kwento nga sa akin nung katrabaho ko eh. Yung takbo niya, nasa 20 km per hour. Pero ito buto na to, tumama to sa manibela, putol. So, ang nangyari, pina-stainless niya, 90,000. Nako, buti kung mayaman tayo eh, 90,000 eh. 90,000, mahirap yun. So, kaya, gusto ko lang, sa mga motorista, huwag kayo masyado mabibilis. Daan-daan lang. So, hindi ko naman sinasabing huwag kayo magmabilis. Pwede kayong magmabilis. Pero dapat, kung magbibilis kayo, sigurado ko isa dadaanin nyo. Yung hindi kabisado. Iba kasi pag kabisado mong daan eh. Diba, lagi ka nadaan doon. Alam mo kung nasaan ang humps doon. Alam mo kung nasaan ang butas. So, less na ma-aksidente ka. Medyo konti yung percent na ma-aksidente. Kabisado mo eh. Eh, kung doon ka sa isang lugar na hindi mo naman kabisado, at matao, aram mo naman maraming mga nadaan ng mga sasakyan, tapos yayabang-yabang ka, naku, baka mamatay ka. Napakahirap ma-aksidente. Saka dapat alam mo yung ano ng motor mo, kung kasi mayroong mga pambangkingan na motor. Kasi dati yung napanood kong video sa YouTube, ang nangyari kasi sa kanya, TMX125, nagpalit siya ng gulong, halo ganito kanipis na gulong, oh. Ang nipis ng gulong. Ngayon, sa Maralaki yun eh. Eh, sa Maralaki naman, yung daan na dyan, liko-liko eh. Banking siyang ganon. Banking. Eh, umislide. Nako, tumama yung paa sa ano, sa bakal, dun sa poste. Putol. Bali, kita yung buto. Sabi ko, salamat. Pasalamat. Hindi nangyari sa akin. Ito yung sinasabi kong video, mga bro, na na-accidente na TMX. So, yun mga bro. Panoorin nyo. Yan. Panoorin nyo. Yun, swimming plank. Yan po nangyari yan sa Marilake. TMX125 yan. Nako, swimming plank yan. Yun ang sinasabi ko. Napakalit kasi ng gulong niya, tapos nagbanking siya. Panoorin nyo. Kaya sabi ko, mahirap maaksidente. Eh ganyan, maputulong ka ng pa.
Patay na, mahirap na. Yan, tabingi yung pa, oh. Tingnan natin yung motor kung ano. Kung ano nangyari. Kaya, nung nanonood ako ng mga video naman na aksidente, tatakot na ako. Nagkaroon ako ng takot. Oh, di ba mga bro? Napakahirap mga aksidente. Yan o. Kaya yung mga malilit na gulong dyan, huwag kayo magbababanking. Pwede naman kayo lumikaw na hindi nagbabanking eh. Ang problema dito, wala, sobrang bilis niya dun sa paliko. Nag-overshoot siya. Ayun, sumimplang. O, tingnan natin yung motor kung ano nangyari. Ayun o. TMX125 yan, Alpha. So, yung gulong niya, basta manipis yan, di ko lang alaw kung 17 o 18 yan eh. Kasi yung stock niyan, 18 eh. Yung dyan tumama yung paa niya. Kita nyo yan. Galing siya dun. Dito, yan, sumimplang dyan yung paa. Sap. Kaya ganun. Mahirap. Napakahirap. Salamat, salamat. Hindi nangyari sa akin yung ganun. Kaya, malungkot lang. Makakalungkot lang. Kailangan ko pang ma-accidente para matutunan ko to, para malaman ko to na pangit pala yung medyo mayabang ka sa motor. Yung mga, yun ang mga namamatay sa motor eh, yung mga mayayabang eh. Pabayaan nyo lang sila. Takbong pogi lang. Yung pala si Kit Brian din sa to, shout out yun. Mahusay yun ang motorista yun. Kaso na-accident yun eh. Nag-inom pa sila lasing. Yun, isa pa yun. Huwag kayo mag-inom pag lasing. Ay, huwag kayo. Huwag kayo magdadrive kapag lasing. Nako, isa pa yun. Alam mo, sigurado, sure ball yun. 80 to 100% ma-accidente ka talaga pag lasing ka. Kaya pag nag-inom kayo, mag-commute na lang kayo o huwag na kayo mag-motor. Kung hindi naman, magpahatid kayo sa tropa nyo o sa kaibigan nyo na hindi lasing. Tsaka, mag-iinom, tira kayo ng pang-uwi. Hindi yung, alam mo na lasing ka. O, kit boy, mano, pakinggan mo to. Pag lasing, huwag ka na mag-drive. Nako, buti na lang, kunti lang na-damage sa iyo. Sayang nang napaganda mo mukha. May tsura ka pa naman na tao. Tunay ka na. Ikaw, Ace. Buntik na. Dahan-dahan ka. Alam ko, kaskasero ka eh. Yung mga singit-singit mo, mag-iingat ka lagi kasi baka machimpuhan ka. Hindi ko namang inaano, pero concern lang ako sa'yo kasi naranasan ko na yun eh. Mayabang ako dati eh. Kaya, yun. Sana may natutunan kayo. Tsaka isa pang napakahalaga pala. Pag once na magra-rise kayo, aalis kayo, wag na wag nyo kakalimutan manalangin. Humingi kayo sa Diyos ng patnubay, ng gabay, na sana walang mangyari sa inyo masama. Kasi tinim mo sa motor, ah. Kung mabagal ako, kung alam ko, kung mabagal ako noon nang nangyari sa akin na aksidente ako, makakapreno ako eh. Nakapreno talaga ako. Full brake ang ginawa ko. Preno sa hulihan, pero soja, gas-gas, ang layo ng amoy yung gulong ko. So, hindi kinaya. Eh, pero kung mabagal lang ako, walang chance, makakapreno ako noon. Walang chance na mabubunggo ko yun, makakapreno at makakapreno ako noon. So, malaking bagay yung medyo mabagal ka lang sa, sanayin mo na 40 to 60, mabilis na yun eh, 60 km per hour eh. Kaya yun lang, saka yun nga yung sinasabi ko sa inyo, huwag yung kakalimutan manalangin sa Diyos lagi pag magra-rise kayo. Kasi malaking bagay. Pag ang Diyos na nag-iingat sa'yo, walang mangyayaring masama sa'yo. Yun lang. At sana may natutunan kayo sa shinare kong ito. Yun lang at God bless.